Kalyo, na ibibigay niyo sa unang taon ni Pangulo Marcos? Pag ang pag-uusapan ay policy, program at mga batas na nagpahirap sa mamayan sa nakaraang mahabang panahon ng iba't ibang administrasyon, zero. Dahil wala siyang binago, ipagpapatuloy ang mga programa, mga batas at patakaran na nagpahirap sa mamayan sa nakaraan at nagpayaman sa iilan. Hindi pwedeng mga barya-barya ang ibibigay sa mamayan. Kailangan patakaran. Ano ang patakaran niya sa sektor ng agrikultura? Hindi lang simpleng titulo. Ano ang patakaran niya sa mga manggagawa? Hindi simpleng 40 pesos. Dapat ang ating gobyerno ay sumandig na sa mga manggagawa, sumandig sa mga magsasaka, at hindi sa mga malaking korporasyon. Hindi maharlika na iipunin ang pera ng mga mamayan at ipauutang sa malaking bangko, sa malaking korporasyon para magkaroon sila ng kapital. 100 taon na nating ginagawa ang pagsandig sa mga kapitalista, sa mga korporasyon, pero sila lamang ay yumayaman. Ang mamayan hanggang sa ngayon ay hirap ng hirap ang buhay. Kaya failure ang pagsandig sa mga malaking korporasyon para sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga manggagawa at ng ating bayan. Kaya lipat na tayo. Kaya sa kanyang patakaran sa nakalipas na 1 taon na dapat ay pagpupundasyon, pagtiyak ng mga policy at program, zero si Marcos sa kanyang ginagawa. Wala siyang pinagkaiba sa mga nagdaang administrasyon. Tingin ko dahil doon sa nangyaring pagpapasa o pagpupuslit ng Maharlika Fund na yung pera ng mamamayan na nandun sa DBP, sa Land Bank, sa SSS, sa GSIS, sa Central Bank ay kukunin at ipauutang sa mga malaking korporasyon. Mas nawawaldas ang pera ng bayan dahil dito sa Maharlika Fund na ito at tansya ng mamamayan, magagaya ito doon sa fund na ginawa ng kanyang tatay, yung Coco Levy Fund na pinagpiestahan nila Enrile, nila Danding at ni Marcos. At mapapagaya din ito sa Oil Price Stabilization Fund ng kanyang tatay na pinagnakawan lang ng mga opisyal ng pamahalaan. Walang patutunguhan ang Maharlika Fund dahil wala namang ekstrang pondo ang gobyerno. Pangalawa, may krisis ang mundo at mismo ang Norway, ang South Korea ay nalulugi. Naiintindihan ngayon niya ng mga mamayan. Bukod pa sa simpleng mga burloloy na programang new branding na bagong Pilipinas, logo, bagong slogan, sawang-sawa na kami sa mga pambobolang yan. At yan ang dahilan kung bakit nagkakaisa ang mga mamayan ngayon dahil sa kawalang pag-asa sa gobyerno ito, dahil walang ginawang pagpupundasyon sa nakalipas na 1 taon para makita kung ano ang hinaharap ng ekonomiya at politika natin sa susunod niyang 5 taong panungkulan. Walang maaasahan ang mamamayan. Tingin ko naka-recover na at tingin ko marami na rin mga bumoto kay Marcos ngayon na nag-iisip, kasi yung mga bagay na simpleng maintindihan nila tulad ng pangakong 20 pesos na bigas ay hindi nila naramdaman. Ang tumaas ay presyo ng sibuyas na 1 piraso 20 pesos. Yung sinasabing wala o kulang sa trabaho. Kaya hindi nila maramdaman yung sinasabing ang pangarap nyo ay pangarap ko. Mukhang ang kahulugan niyan ay pangarap ng mga mayayaman, pangarap ng mga kontraktor, pangarap ng mga korporasyon, ay pangarap ni Marcos. Kaya't ang magpapalakpakan mamaya doon sa loob ng Kongreso ay mga asawa ng mga kontraktor, mga asawa ng politiko, mga mayayaman na 2,000 na upo doon sa batasan. Ano ang inaasahan ni mamaya sa laman ng kanyang speech? Pambubola, lalita doon sa Valenzuela, sa Tondo at sa Rizal. Hindi niya sasabihin tuloy ang land grabbing dito sa Pilipinas at inaagaw ang mga lupa ng mga kapitubo. Hindi niya sasabihin yan. Ang sasabihin niya,
ay maganda ang ating ekonomiya. Kaya't magpapalakpakan ang malaking kapitalista at mayayamang nakaupo doon sa Kongreso mamaya. Pero makikinig ka pa rin? Ayokong pakinggan dahil alam ko na ang sasabihin tulad din ng mga sinabi ng mga nagdaang presidente sa kailang mga SONA. Puro papuri at magandang buhay para sa mga mayayaman. Pero kung ano, may specific topic kayo na pwede pakinggan sana ano yun? Ang gusto kong specific na kung gagawin niya, at yun ang pangarap ko, na sana'y pangarap ng mamaya, na sana'y maging pangarap niya, lagyan niya na ng enabling law ang anti-political dynasty dahil ang mga political dynasty ang gumagawa ng problema ng mga mahihirap. Sila ang gumagawa ng mga batas na nagli-legalize sa paghihirap ng ating mga mamayan at ng mga manggagawa. Kaya't ang totoong problema ng bayan ay ang mga elite na politiko at ang mga political dynasty. Dapat silang mawala. Dapat silang ipagbawal. Sa labor sector, dapat itaas ang sahod ng mga manggagawa, itigil ang kontraktualisasyon, at itigil ang patakarang regulated wage increase, at deregulated price increase.